Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang ipinost ni Vice Ganda sa kanyang Twitter account ukol sa kanyang bashers. Sa pictures na nilagyan ni Vice ng caption na buwak-buwak-buwak-buwak, makikita ang dalawang tila alien na nag-uusap. Alien 1, nanggigigil ako. Pinagpala na naman siya, kumilos tayo dali, sagot naman ng Alien 2, dating gawin ay, siraan natin siya, walang kakalma, kahit Semana Santa. Sinakyan naman ng mga fans ang trip ni Vice at agad ipinagtanggol ang kanilang idolo. Anila, kulang na kasi sa pansin ang dalawang matandang aso kaya nagpapapansin at nagpapabiral para maging sikat. Ewan ko ba dyan kina Christy at Romel? Sinasama pa nila ibang Pinoy na binabash ka daw meme eh silang dalawa lang naman ni Romel Imbierna sayo. Ayaw ka nilang nakikitang successful. Gulang meme para atakihin sila sa puso. Tila ang tinutukoy nga ni Vice ay si Christy Permin at ang co-host nitong si Romel Chica ng Christy Perminute. Simula kasi ng pagkumpirma nila Vice Ganda at Showtime Family na mapapanood na sila sa GMA7 ay naging sunod-sunod na ang pag-atake ni Christy Permin sa kanya na kilalang malapit sa TBJ ng Eat Bulaga ng TB5. Tila sampal naman kila Christy ang post ni Vice at mas lalo pang maraming nag-aabang sa pagbubukas ng Showtime sa Kapuso Network sa darating na April 6. At mas lalo pang dumami ang mga endorsement ni Vice, samantala narito ang ilan sa mga naging banat ni Christy at Romel kay Vice Ganda. At heto na nga po, ay nako, napansin pala to ng mga kasamahan kong manunulat. Laman ng kanilang mga columns at laman ng mga kwentuhan, yung alam mo yung hindi masyadong tinanggap, hindi gaanong tinanggap ng mga Kapuso stars ang paglalagay ng Eat Showtime sa kanilang pantanghaling programa. Ang tanging nagmarka na nag-welcome sa kanila ay si Kuya Kim Atienza na nakasama rin nila noong mga nakaraang panahon sa Showtime sa ABS-CBN. Romel, anong punto mo doon? Anong naisip mo? Alam mo na, napansin ko din yan actually. Napansin ko talaga, bakit wala? Kasi iniisip ko na lang na parang, bakit namin i-welcome? Di ba iniisip ko na lang, bakit namin i-welcome ito? Unang-una, nabawasan na naman ang trabaho naming lahat. Alam mo yun? Nabawasan na, ang dami-dami natin dito nakanganga. Ang dami nag-aatay ng proyekto. Tapos ito, kumuha pa sila ng isang programang na mawawalan talaga ng pagkakataon sila magkaroon ng programa. Hindi nga ba tambalitang balita kahit ang promo ng ABS ay hindi pwede sa GMA at ang mga promo naman ng GMA hindi pwede sa It's Showtime, di ba? Dahil sa ABS pa rin yan. At saka syempre, ang dami nilang mga artista na dapat ay binalangkasan na lang ng isang programa para mayroon silang trabaho pero hindi nangyari. Kaya natural, makikita natin na hindi talaga sila magiging open sa pag-welcome dahil may mga ano yan eh, may mga sentimiento de asukal, di ba? Napapansin mo talaga yon na hindi welcome, parang ganon. Lalo pa, di ba may mga sparkle star sila na talagang pinaghirapan nilang buuin ang mga kabataan ito pagkatapos pala, hindi rin naman masasalang dyan dahil ABS na ang mga stars. Kaya ano eh, tama yung obserbasyon ng ating mga kasamahan, di ba? At saka na parang minenos ng GMA ang mga kakayahan ng kanila mga talento. Kasi ang noontime show, ang pinakamabigat na programa sa mga artista, di ba? Na alam naman natin yun. Kaya parang wala lang ano to eh? Ito yung haligi sa katanghalian. Mm-hmm. Yung mga susunod, dyan parang humahapay, di ba? Yes. Yung mga serye, dyan hahapay. Kung mataas ang rating ng lunchtime show, ganun din ang hapay ng mga kasunod. Paano yan ngayon, di ba? Mm-hmm. Ayan ako, si Juris Doctor Channel, ang aga-aga. Napakaganda talaga ng kanyang sinabi. Oh. Mula sa Amerika po ito. Huwag na sanang ipilit pa yung madlang kapuso dahil napaka-awkward. At saka at the end of the day, GMA Network is running a business. Kaya inilagay kayo dyan. Tigilan na nga mga hanas nyo. Just deliver the numbers para hindi mapahiya at huwag nang pangarapin pang maungusan ang ratings ng Tito Vic and Joey at Eat Bulaga at Double Cuts. Nga naman. Yan ang kanyang sinabi. Ay nako, nakakaloka. Teka lang. Ay, Joby Francisco, mamaya ako babasahin itong mensahe mo, anak ka. Maya-maya lang. Diyan ka lang, anak.
Okay. At ito ang sabi ni John, kung ako man ang taga GMA 7, bakit ko i-welcome ang mga taga ibang istasyon? Tapos kami lait-laitin noon, tapos ngayon ikisukob sila sa amin. Ano to, lokohan? Sabi niya. Malayo yung dalawang network na yan sa kapatid network. Lahat pwede, walang bawal sa TV5. Lahat pwede, kaya everybody happy, mga nagge-guest. Totoo, wala pong barilan dito sa amin. Sa totoo lang, malaya ang bawat panauhin na mag-imbita ng manonood. Basta't binibigyan sila ng pagkakataon, yung oportunidad hindi ipinagdadamot. Yun yun, di ba? Yes. Tapos, pa, may pasunong pa dito. May pasunong pang mensahe si John. At saka, bakit kasi hindi na lang sila gumawa ng station-produced na lunchtime program? Ang dami nilang mabibigyan ng trabaho kesa yung ganyan. Ano ba to? Pera-pera na lang ba talaga? Business-business na lang ba talaga? At paano na yung mga kapuso? Kapuso pa naman. Tapos nawalan sila ng puso. O eto yung talagang ako'y pinasadahan ko yung mga vlogs, pinasadahan ko ang mga komento ng ating mga kababayan tungkol dito sa paglipat ng It's Showtime sa GMA 7 at tungkol kay Vice Ganda. Kung napaka-aktibo po ng ating mga kababayan sa pambabash kay Vice Ganda, ganun din naman kaaktibo ang kanyang mga tagahanga sa pagdedepensa sa kanya na hindi naman natin maialis. Ganun talaga ang laban, di ba? Itong nangyayari kay Vice Ganda na sinasabing, naku, hindi ka nakabayo ngayon, pusa ka na, pinaliit ka na dahil ang mga sinuka mo, kinakain mo, parang ganun. Oh. Ito, alam mo, punto ng realisasyon. Kung minsan kasi, ang akala natin, idamay natin ang ating sarili. Tayong lahat, ang akala natin, kapag hawak natin ang oportunidad at popularidad, ang akala natin, ang bukas ay wala ng hanggan. Akala natin, wala ng katapusan. Masyado nating pinaniniwalaan ang mga palakpak, ang mga sigaw, ang mga tropeyo, at kung ano-ano pang mga papuri. Hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran. Lahat po ay nagbabago. Sa kahit anong estado ng pamumuhay natin, lahat po ay nagbabago. Kaya dapat ay nasa isip natin na isang araw, paano kung mawala na ito? Paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin? Saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo. Correct. Kaya maiintindihan mo eh kung bakit si binabash ng todo si Vice Ganda ngayon. Oo. Sa pangarap niyang maging magaling, nakalimutan niya na maging mabuti. Alam mo yan, yung gusto niyang maging magaling, kaya nakalimutan na ang pagiging mabuti. Kasi gusto niya maging bidalat eh. Ayaw niya, hindi na siya, Ranel, ako'y laging naniniwala, nakakambal ng inuna ng bawat tao ang kanyang ugali. Akambal yan, hindi dahil lang sa popularidad, hindi lang dahil sa pera, innate yan eh. Yan yun. Siya na yun. Napipinuhan lang kung minsan kapag kailangan. Pero ito na siya. Ito na siya nung ipanganak siya. Kakambal ng inunan yan. Kaya yung sasabihin natin, ang bastos-bastos ni Vice Ganda porque sikat na. Hindi po. Marami pong sikat na hindi bastos. Ay, yabang-yabang ni Vice Ganda porque may pera na. Hindi po. Marami pong nagmamayari ng bilyones na hindi mayabang at hindi bastos. Yun ang aking paniniwala, ah. Ewan ko lang kung yun din ang paniniwala ng iba. Iba. Diba? Correct. At eto na, ang dami-dami na. At the end of the day, it goes down to values and moral entertainment. Sabi ni Catherine Amos. Ayun. Ang ating lampadorang reyna ng Sydney. Eto, ah. Oh, ibabalik ko kay Catherine Amos. Bakit siya? Meron na ng lahat. Nahihiga na sila sa salapi. Pero bakit ang mga paanaka yapak pa rin? Nakatapak pa rin sa lupa? Depende po yan sa tao talaga. Nai-enhance lang po yan kapag kailangan pagandahin ang imahe. Pero iiral at iiral pa rin po ang naturalesa. Diba? Likas. Kung talagang likas na mabait ka. Oo, kalikasan na yon. Yun na ang kanyang kanaturalan. Sa bagay, Romel, eto naman lagi kong sinasabi sa'yo at ayoko naman magsinungaling sa publiko. Eh kahit naman nung hindi pa siya Vice Ganda, na nanonood ako sa inyo,
sa mga comedy bar. Eh, napakayabang naman niya talaga ah. Oh, mayabang na siya talaga. Hindi ko inaasahan ang pagsasalita mo, Romel. Kasi kung ako man ikaw, hindi ka rin dapat magsalita laban kay Vice Ganda ng patunay kung gano'n siya kayabang. Kasi magkasama kayo. Pero kung ako, na hindi nyo naman kaano-ano sa trabaho nyo, ang magsasalita ng nasaksihan ko ng mahabang panahon, pwede akong magpakawala ng dila. Kaya ba noon po, kapag ka nanonood kami sa mga pinagtatrabahuhan nila na, na, ano, na comedy bar, marami po naghahamon kay Vice Ganda. Bumaba ka dito, bastos ka, ginaganon siya ng mga kliyente nyo, di ba? Ito, pag amin na lang ang gusto kong isagot sa akin, di ba hinahamon siya ng mga kliyente nyo? Pagka sasabihin niya kasi, oh, ikaw, ganito, ganito, ganyan, akala mo kay ganda-ganda mo, kundi pa walang pera, hindi ka na mapapatulan ng katabi mo. Di ba ganon siya? Ayaw, alam mo, galit na galit yung lalaki. Umaba ka dyan, bastos ka. Ay, hindi. Huwag mo rin ako abangan sa labas dahil dito ako matutulog. Yun ang sagot niya. Di ba? At ay, nako, tanda-tanda ko yan. Ako pa ba ang makalilimot ng mga ganyan na situation? Tuwing Martes kaya, nandun kayo. Kaya no, marami kami mga yun, reporters sa Tuesday Club. At saka, hindi ko rin malilimutan, Romel, yung may mga nangangarap na katulad ninyo, mga personalidad, isinasalang sa inyong comedy bar. Para bang binobonsay niya? Parang dinadaan niya sa initiation? Pinahihirapan? Ano ang sabi namin? Uy, tigilan mo naman, nakakaawa na. Pagtumblingin mo ng 2 beses, 10, 20 yung mga kasamahan hanggang mahilo-hilo na at manok-anok ka na sa entablado. Tama ba yun, Romel? Kaya ang dami nating maaaring sabihin na palsong ginagawa nitong hambog na si Vice Ganda. Ako talaga, kahit purihin mo pa ako, kahit birahin mo pa ako, kahit ibas pa ako ng mga trolls mo, wala akong pakialam. Mas alam ko ang nasaksihan ko kaysa sa sinasabi lang ng ibang tao. Saksi ako dyan, Romel. Mm-hmm. Correct. Sabi pa uli ni Catherine Amos, binigyan lang ng good lungs ang It's So Time ng GMA to survive. But really, It Bulaga will always be the legendary show and will remain to be the heart of millions of Filipinos. Maraming salamat, Catherine. Eto na, nabulabog na tayo, ang dami-dami na. Nung nag-guest lang siya sa Wawawin, ang taas na ng airing niya. And to think, contestant pa lang siya noon, naging judge sila ni Tado sa Showtime. Inaway-away niya, feeling na siya, di pa siya regular sa Showtime that time. Sabi ni Boyzy Caragay, ang dami pong makakaalala talaga ng mga kwentong ito. Nanay, noong pa man po, mapagmataas na si Vice Ganda, sabi ni Ruel Barca. At sabi uli ni Catherine, si Vice Bistado, ang pera lang talaga kahit sa channel yan, hindi yan content ang pinanonood. Kung hindi ang behavior. And sa totoo lang, ramdam ng madla. People, eklatera, si Vice. Okay? Eto pa. Mm-hmm. Teka, Rebo, eto kasi ang dami. Kailangan nating basahin kasi nag-effort sila. Nay, sa comedy bar pa lang po, matalim na po talaga ang dila niyan sa mga harmful jokes niya. Marami po talagang napipikon. Totoo po yan, tuwang-tuwa yan. Pagka naiinsulto mga customers niya, parang walang kapintasan, lalo na salamat po, doktor lang naman siya, sabi ni Dan Clavesillas. At eto pa, nako, ang dami. Ang dami nagsisend ng mensahe. Sabi ni Neneng Putot Gensoli ng LA, rewarding talaga kung palagi kang humble, dapat i-remind natin yan, si Vice Ganda, sabi niya. At sabi ni, nako, grabe, hindi siya entertaining. She's using other people's expense to be noticed. Advocacy ni Bayot, Vice pang bastos, sabi ni Catherine.